guys. So here we go again. So today's vlog, magre-review tayo and mag-unbox, quick unbox and quick testing tayo ng Mail Tank Welding Machine. So yan. So quick test lang tayo guys. Then tignan natin yung performance niya, kung sulit ba ito, kung pang heavy duty ba or mid-range duty siya, or pang light works only. Okay, so tara. Yan, meron siyang hard case guys. Yan, naka hard case siya. Yan, open natin. Yan, inside the box meron siyang manual. Yan, saka yung glass ng pinaka mask natin, dark glass. Then also hub, yung mga cables. Yan, negative or ground cables. Yan, then yung pinaka positive niya o yung electrode holder. Yan, yan. Then yung pinaka unit natin. Yan, napaka compact, napakaliit niyan. Yan, si Mail Tank Welding Machine. So yun, meron din siyang kasamang steel brush. Then yung holder ng mask, ayan, included din. Saka syempre yung mask, ayan. So attachable siya. Ayan. Meron ayan, naaano rin siya, na-assemble. So yan yung pinaka hard case. So plastic material siya. Ayan, plastic box material. Then the unit. Ayan. Napakaliit na ngayon ng welding machine. So yan. Yan, digital display siya guys. Kung papansin nyo, yan, halos isang dangkal na lang yung welding machine. So napakaliit talaga. Yan. So ito yung mga features nya. Current. Meron din siyang arc force. Then yung hot starting. Yan. Tapos meron din siyang heat indicator. Saka digital control display. Then yung pinaka terminal niya is threaded na. Yan. So blower, yan, blower fan sa likod. Then yung switch niya. Then 220 volts siya guys, ha, 220 volts. So yan. Yan guys, so ngayon naman sukatin natin yung pinaka actual dimension nito ni Mail Tank. Yan. So kuha lang tayo metro. So ayan, ito na. So ito guys, yung pinaka haba niya is nasa 24 centimeter to guys, ha? 24 centimeter. Then lapad niya is almost ayan, nasa 10 lang. Tapos yung pinaka height niya is 16, yung pinaka taas niya. So maliit lang talaga siya. Yan. So guys, ikakabit na natin yung mga cable niya. So ito yung pinaka electrode holder. Yan. Kung mapapansin nyo rin naman guys, so naka color coded naman yung mga terminal natin. So hindi kayo malilito. Ayan. So naka threaded to. So most likely maraming may gusto talaga nitong mga naka thread yung terminal. Kasi syempre kahit atakin, hindi siya maglulus. So ayan, ito naman yung negative natin o yung pinaka ground. Yan. So color coded din, color black for the negative. So yan. Oops, medyo masikip. Ayan. Luwag lang natin guys. So yan, ready na. So tara, labas tayo. Thank you.
guys. So, yan. Power on na natin. So, sinet ko siya ng... Siset natin siya ng medyo mababa muna. Then, paangat yung amperahe. Para makita natin yung lakas niya. So, yan. Set tayo ng mga nasa 123. Yan. Set muna tayo na 123 amperes. So, tatry natin. Yan. Tatry natin mag-weld ng tatlong rod na sunod-sunod. So, ito yung lakas niya, guys, for 123 amperes. Yung gamit ko palang rod, guys, yung ano lang, yung 6013 na 2.5 mm. So, ito yung welding rod na common na mabibili natin sa mga hardware. Ito, yan. Wait lang guys, kuha lang ako ng shades, masyado masakit sa mata. Yan. So eh, at taas natin ng konti yung amperahe. Yan. Angat tayo ng 218. Try natin mag 218 guys. So ito yung lakas niya. Yan. Kung mapapansin ninyo, malakas siya talaga. Lumakas yung from 115, mas malakas yung naibigay niya. Umangat tayo ng 215. Yan. Actually guys, nabubutas niya na yung ano natin, yung pinakabakal. Yan. Yan, nakaubos tayo ng isang rad. Then adjust tayo ng amperahe. Yan, second rad. So set tayo ng amperes pataas from 200 kanina to 300. Yan guys, 300 amperes. So ito, ito yung lakas niya. Close up natin. So medyo mahirap, wala tayong assistant para sana ma-close up natin yung pinakahinang. Pero yan. So, kung mapapansin nyo, yung 300 amperes malakas na talaga. So nakaya niya nang bumutas ng pinaka bakal. Sa 300 guys, ayan, ako kitang kita rito, butas na yung pinaka bakal. So isagad natin siya from 405. 405 amperes. Yan. Mainit na guys. Init na ng area. Masyado malakas. So, yung 400, halos maputol na tong bakal, oh. Yan, butas talaga na siya. Hindi ko lang kasi ma-close up guys, pero yung bakal butas na. Ayan. So kung may magtatanong ulit kung pwede ipangkat ito si welding machine, ha? Again and again po, kung meron mang gumagamit na pangkat ang welding machine, nasa sa inyo na po yung kung gagamitin nyo siya. Pero ako, hindi ko po ina-advise na gamitin pangkat po yung welding machine dahil hindi naman po siya dinesign as pangkat. So ayan, pangalawang rad, ubos na rin, bumabaga yung bakal natin. Ito, pangatlong rad na tayo. Ayan guys, stick tayo sa 400 amperes, ha. Ito pangatlong rod na.
Ayan, 400 amperes yung settings na amperahin natin. Masyado malakas guys. Ayan. Masyado malakas na yung 400 amperes. So ibababa ko yung settings. Kasi nabubutas yung bakal. Ayan. Binaba ko lang yung settings guys from 250 amperes lang. Ayan. So ayan, tuloy-tuloy yung hinang natin. Ayan, maganda na yung pinaka-lusaw niya. Hindi ko lang maipapakita guys yung beads. Yung pinaka-beads ng hinang. Kasi hindi naman din talaga ako welder. So hindi ko siya talaga mape-perfect yung pinaka-beads niya. So ayan, naubos natin guys. Tatlong rod continuous. Ayan. So far, ayan, hawakan natin kung uminit. Ayan, so far hindi siya umiinit guys sa tatlong, ano, tatlong rod na sunod-sunod. Wala siyang init, honestly yun guys, totoo yun. So okay, okay na okay din siya. Hindi siya ganong kabilis mag-init. So hindi rin siya nagtitrip off kapag mainit na. So yun. So yun guys. So milk tank welding machine. Sulit na rin siya, sulit na sulit. Dahil din sa presyo niya na mababa lang presyo nito guys. Nasa below 4,000 lang ito guys. So yun, kung gagamitin siya pang home use, residential use, ayos na ayos to guys. Sulit na sulit yung pera nyo, ng, pera nyo na rito. So yun guys, sa lahat ng gustong mag-order, ipopost ko yung link kung saan kayo pwedeng makabili nito. So yun, hopefully guys, nakatulong ako sa inyo. So yun, thank you.